Ayan, dito po sa akin po ng mga naggagandahang mga followers, subscribers at mga viewers. Siyempre po, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana manawarin na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Ayan po. At dito naman po sa mga politiko at mga tao dyan sa gobyerno na walang ginawa kundi ang pagnakawan itong ating kaban ng bayan, magkandamatay na lang kayong lahat. Yan po ang napakasimple lang naman na panawagan ko yan. At sana nga po, at bukas na bukas din po, swertihin na rin po itong aking mga subscriber. Dahil ang sinasabi ko po rito, yung mag-subscribe po ito sa channel ko ay suswertihin. At doon naman po, sa aking mga kinagigiliwang mga magnanakaw sa gobyernong ito, ay bukas na bukas din po, magkandamatay na kayong lahat. Yan po ang aking kahilingan. Anyway, kung inyo pong natatandaan, itong last na uploaded video ko, yun pong banga sa sinasabi ko po dyan na huwag po kayo magwawala ng kalamansi at saka sili dyan sa bahay ninyo, or either magtanim po kayo ng sili, kahit po tatlong puno lang. At para sa ganun, dumating man po yung sinasabi ko nga talaga namang masasabi na nating dilubyo, ay at least mayroon po kayong magagamit. Ang lagi ko pong sinasabi rito po, lahat po ng subscriber ko puprotektahan ko sa lahat ng pagkakataon. At dahil nga po nararamdaman natin yung dilubyong darating, ay kaya nga po itinuturo ko sa inyo. At ito na po yung nasabi ko po nung nakaraan, na ituturo ko po kung paanong gamitin yung kalamansi at saka sili in case na dumating na po yung dilubyong sinasabi ko. Hindi po ako Diyos, hindi rin po ako manghuhula para sabihin kung may darating na dilubyo. Yun po ay kung dumating, adi at least mayroon na po kayong natutunan sa akin na panguntra or either para hindi kayo tablan ng virus na yan. At parang maganda ang pakiramdam ko dahil parang mukhang magmumula ang virus na ito doon sa isang bansa na kung saan ay nabanggit ko na po dyan sa mga nakaraang video ko. At ang sinasabi ko po dyan, kung sana yung isang bansa manggagaling, actually hindi po virus yung isang bansa eh. Lason na po yung talagang ibubuga rito. Kung sakasakali man, lason na po, hindi na po virus. Kaya ang matitira lang po talaga dyan ay malamang baka ipis na lang. Kasi doon sa chemicals na gagamitin nila, ipis lang po ang makakasurvive. Kaya parang mukhang ito ay pag-iisipan mabuti. Ito po kasi yung suicidal na gagawin itong isang bansa na ito kung sakasakali pakawalan niya yung laso na yan. Ito naman pong virus na itong sinasabi kong ito ay magkaiba po yan. At yung pong virus na yan ay nakukontra na gagamot kasi gawa lang din po ng tao yung virus na yan. Sinabi ko na po yan. Kaya nga po, naipangako ko naman sa inyo yung last video ko na ituturo ko po kung paanong gagamitin yung kalamansi at saka sili. Okay. So doon po sa mga hindi nakasubaybay itong binabanggit kong dilubyong ito, ay paki-inform lang po yung mga kamag-anak ninyo at mga kaibigan ninyo yung tungkol po dito sa dinidiscuss kong dilubyong ito. At yun nga po, napaka-importante po ang kalamansi at yung pong sili. Kung sinasabi ko po rito, kung wala po kayong puno ng sili, hindi po kayo makapagtanim at wala po kayong space na tatanimin dyan sa inyo, kahit na po sa paso lang po, magtanim lang po. Kasi ang importante po ron, either bunga or yung dahon po nito. Yan po yan. Kaya po, ang sinasabi ko po rito, magtanim lang po kayo habang wala pa po yon. At hindi ko naman talaga ipinagdadasal, hindi ko naman hinihingi talaga na dumating itong dilubyong ito, pero mangyayari po kasi. Unang-una, sinasabi ko po rito, ang magiging dahilan po ng dilubyong darating na ito, nagawa ng tao itong virus na ito dahil po sa kasakiman ng tao. Yan po yan.
Yan po ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng ganyang dilob yung virus na yan. So ngayon po, dahil sa nasabi ko na po yan ang nakaraang uploaded video ko, ituturo ko po kung paano gagamitin yung kalamansi. In case po na dumating na yung dilob yung sinasabi ko na yan, yun pong kalamansi at saka sili or either dahon ng sili, at siya nga po pala, yung pong nagtatanong at nasa abroad daw po siya at wala daw po siya nakikita ang kalamansi sa abroad. At kung tinatanong doon ay marami daw pong dayap doon, dayap po ang nakikita niya doon. Okay po, basta maasim. Okay lang po yung dayap niya, basta maasim po yan. Kasi po ay yung asim po na yan, yan po yung kung ilason or virus na ibubuga nila na para magkahawa at ang tao, yan po ang kokontrol, yung asim po ng kalamansi or either dayap po na yan. So, kung yan po ay masunod natin kung paano po ang gagawin natin, hindi po kayo dadapuan ang virus na yan. Ganon din po dyan sa sili na yan. Mayroon po kasi nga tinatawag po ang sili na yan na yung capsaicin. Yan po. Yan naman po yung imaginin nyo na po yung kwan. Yung tubig at saka langis. Yung tubig po sa isang baso, buhusan po ninyo ng langis yan. Kahit halu-haluin ninyo, hindi hahalo yan sa tubig yung langis na yan. Ganon din po yung sili na yan. Dahil yung virus po na yan, hindi po kailan dadapo sa sili na yan. So, yun lamang pong tamang paggamit ng kung paanong gamitin, yun po ang importante doon na gawin natin. Ayaw ko na pong babanggitin dito kung ano paman, basta ang sa akin po, as long na hindi nakakalason, ito ang aking tinuturo sa inyo, wala naman po masama kung sundin ninyo. Ngayon po kung hindi nyo naman susundin, wala pong magiging problema. At bago nga po tayo pupunta roon, actually ito pong video ito ay para lang po dito sa aking mga subscriber. Kaya po ang thumbnail niyan, mababasa nyo naman po na exclusive lang po sa aking mga subscriber itong video ito, dahil nga po yung pagtuturo ko po, ituturo ko na po kung paanong gagamitin yung kalamansi at sili or either dayap, yun po sinasabi ng ating viewers. Ngayon po, doon naman po sa sinasabi ko pong dating nakaraan na itong COVID na ito, na sinabi ko rin po yan na magkakaroon po ng sakuna, nangyari po yan. Nasabi ko na po yan, nabanggit ko na po yan dati sa inyo. At ang naituro ko lang po din sa aking mga subscribers nung una, ay pag lumalabas sila ng bahay, magngata lang po sila ng yung talbos ng usbong ng sampalok. Yan lamang po. Ngayon po, kung mapapansin po ninyo, doon pong sa COVID na yan na sinasabi kong talbos lang ng sampalok, maggata kayo, iisa lang po yun yung itinuro ko. Pero ang sinabi ko rin po yan, lahat po ng naging subscriber ko nung una pa lang, wala po akong nabalitaan, dahil po kasi dati nung may Facebook pa ako, mayroon po kaming ugnayan talaga ng itong mga subscriber ko na para namumonitor ko lahat. Awa ng Diyos, wala pong tinablan doon sa mahigit na 2,000 na subscriber ko nung time na yon. Kasi nga po, inopen ko po itong YouTube ko nito nung time na COVID din eh. So yun po yan. At wala po talaga akong planong mag-open ng YouTube channel. So awa po ng Diyos, wala pong ni isa sa kanila ang tinablan or dinapuan ng COVID na yan. Ngayon, kung papansinin po ninyo, dalawa na po ito ngayon ang ituturo ko sa inyo, pagkasama po itong kalamansi at saka sili. Bakit po dalawa? Sabi ko nga po, lahat po yan pinag-aaralan ko, inilagay ko na po yan lahat yung maximum. Kung mas higit pa dito sa COVID ang pakakawalan nitong mga swapang na mga taong ito na virus na ito, ha? At least
nandun na po tayo sa maximum. Ang ibig kong pong sabihin, wala na pong kawala. Magpakawala man sila ng virus na yan, dyan po sa dalawa na yan, ay sasanggahin na po nitong aking ituturong ito. So, kung papansinin nyo, yung COVID na nauna, isa lang po yung tinuro ko, usbong lang ng sampalok. Dito na po, dalawa. Kasi sisiguraduhin ko, kung magpakawala man ito ng mga virus, itong mga swapang ng mga taong ito, ay tiyak mas matindi pa dyan sa COVID na yan. Kaya inilagay ko na rin sa maximum yung pag-aaral ko kung paano ko sasalagin lahat yan. Kaya ito po ang ituturo ko. Kaya po kalamansi at saka sili. Dahil nga sinasabi ko po yan dyan, kung inyo po nasusubaybayan ng aking mga video, gawa lang po ng tao yan at dito lang din po sa lupa nang galing yung mga virus na yan ang gagawin nila. So, manggagaling din sa lupa yung gagawin natin pangontra. Ganun lang po yun eh. So, kung gawa ng tao yan, masosolusyonan ng tao rin. So, ito nga pong ituturo ko sa inyong ito, ay kaya nga po doon sa mga kwan, sa sabi ko nga po na kapag may video po ako ng ganito, ay i-share-share na po at saka i-like-like at the same time, sabihin nyo na po yung mga kaibigan at kabag-anak ninyo na mag-subscribe na rin po rito. Dahil po sisiguraduhin ko rito na kapag ka hindi ka nag-subscribe sa channel ko, kahit na itinuro ko rito sa videong ito, ang kung paanong gamitin yung kalabansi at saka sili na yan, hindi rin po tatalab sa inyo yan. So, ang ibig ko po sabihin, ay kung hindi ka nakapag-subscribe, ay hindi po para sa iyo ang ituturo kong ito. Kaya nga po nandyan sa title nitong videong ito na para lang po ang videong ito sa mga subscriber ko. So, dito nyo na po mararamdaman na talaga namang all the way po yan kung paano ako pong magmalasakit dito sa aking mga subscriber. Kasi ang iniisip ko po rito, since na nagtiwala kayo sa akin, ganun din po, ibabalik ko lang din po sa inyo yung inyong pagtitiwala sa akin. Kaya nga po, subscribe kayo sa akin, may tiwala kayo sa akin. Ang sinasabi ko po rito sa itinuturo ko ito, maniwala man po kayo sa hindi, wala po siguro masama kung inyo pong susundin. Okay, i-recap lang po natin. Noong pong sinabi ko nung una na ang sinasabi ko ay mag-prepare kayo ng kalamansi, huwag kayong magpapawala ng kalamansi at saka sili dyan sa bahay nyo or dyan sa frigider ninyo. At kung maaari, magtanim po kayo kahit 3 puno lang ng puno ng sili. Yun po. Ganito po ang tamang procedure. Pero bago pala yan, at may nagtatanong pa po pala. Yung pong itinuro ko pong una sa inyo kung paano swertihin at saka umaman, at ang sinasabi ko po dyan sa dagat, manggagaling. At nagtatanong kasi malayo daw po sila sa dagat. At pwede raw ba sa ilog? Pwede po. At tubig din naman po yun. At kung ano po yung oras, nandiyan naman po yung sa video ko, yung part 1, part 2, part 3, yun na lang po ang panoorin nyo at nakakapagod naman po magpaliwanag dahil na ipaliwanag ko na po yun dyan. So, ganun lang po. Mabalik na po tayo dito sa kalamansi at sili. Kung dumating na po yung oras na darating itong virus na ito, dilobyong ito, ito lamang po ang gagawin nyo. Yung steamer po ba? Steamer. Yung parang nagluluto lang kayo ng puto or either puto nga. Di ba sa rice cooker po yan, meron butas-butas. Steamer po ang tawag nun. Maglagay lang po kayo ng isang basong tubig doon sa pinakakaldero niya. Okay po? Tapos ipatong nyo po dyan yung steamer niya. Okay? Yung steamer. Tapos ilagay niyo po doon yung halimbawa 5 bunga ng sili at saka 5 bunga rin ng kalamansi. Hiwain po ninyo nasa gitna yung kalamansi. Yung pong sili huwag niyo na pong hihiwain. Okay. Na kung hindi niyo man po maintindihan agad-agad 'to sinasabi ko, ulit-ulitin niyo lang po panoorin itong pinapaliwanag ko.
So, steamer. O, ulitin natin ha. Rice cooker. May kaldero yan. Maglagay kayo ng isang basong tubig doon sa kaldero niya. Tapos, ipatong nyo yung steamer niya. Maglagay kayo ng kalamansi ng 5 piraso. Hiwain nyo sa gitna at yung sili, 5 piraso yun. Huwag nyo nang hihiwain yung sili. Ganun lang po yun. I-steam nyo na po yun. Ha? I-steam nyo na po. Pag na-steam nyo na po yan, ha? At least, di ba pagbukas ninyo ng kaldero, di ba pag bukas kayo ng yung rice cooker na yun, di ba may mayroong tubig yung takip? Yung pong pinakatubig niya, yung takip na nandoon sa anong tawag doon? Yung pag nagbukas kayo ng takip ng kumukulong kaldero, ano, mayroong tubig doon sa takip. Pag mayroon po 'yan, ilagay po ninyo doon sa isang lalagyan. Okay? Ipunin po ninyo. Ganun po, i-steam nyo ng steam, tapos pag nabukas yung takip, meron doong tubig, itaktak nyo doon sa isang lalagyanan. Okay? Hanggang sa makaipon kayo ng pinakatubig noong sili at kalamansi na yon. Ano ba tawag doon? Yung pinaka-moist niya noong, di ba pag nagsasaing kayo, di ba pag tinakpan niyo, nagsasaing kayo, pag binuksan niyo yung takip, di ba may tubig yung sa takip? Yun po ang itaktak niyo doon sa isang lalagyanan. Ngayon pag nakaipon po kayo, ilagay lang po ninyo sa isang bute. Okay? Sa isang bute niyo po ilagay. Ito po ay nagtatagal lang hanggang 5 araw lang po yun, ha. Huwag po ninyong patagatagalin ng mahabang panahon. 5 araw lang po. Pag natapos na po yung 5 araw, ay di itapon nyo na po, gumawa ulit kayo ng panibago. Kasi hanggang 5 araw lang po yun. Okay. So ngayon, pagka nandiyan na po yung mga virus, di ba nagkakagulo na mga tao? Lumabas kayo ng bahay. Kuwan lang po kayo, tumikim lang po kayo, yung para malagyan lang ng tubig na yung steam water pala yon. Yung dila ninyo noong tubig na yun na ginawa ninyo bago kayo lumabas ng bahay. Okay? E parang kana, huwag nyo aksayan kasi mahirap mag-ipon nung panay nung steam water na yun eh. Yung nakando sa takip. So ganun po. Pero kung nandiyan naman kayo sa bahay, hindi kailangan na maglagay kayo sa bibig ng tubig na yun. Kasi pwede nyo rin malulun kasi yon. Okay lang. Walang problema kung malulun ninyo yun. Hindi naman po lason yun. Hindi naman makakalason yun sa inyo. Okay lang. So, ibig sabihin parang tumikim lang kayo ng tubig na yun na ginawa ninyo yun. Ganun lang po kasimple. At titiyakin ko po sa inyo, hindi po papasok sa respiratory ninyo yung virus na yan. Ang COVID po, kaya iisa lang yung itinuro ko dati na usbong lang ng sampalok, kasi ang COVID, ang tinatamaan po yung respiratory lang natin. Okay? Baga. Ngayon po, sisiguraduhin ko ang gagawin nilang virus ngayon, ang tatamaan, yun pong pinaka-vital organ natin. Respiratory at saka yung kidney. Yan na po ang titirahin itong virus na ito na pakakawalan nila. Maniwala, kaya dalawa po yan. Hindi lang respiratory, kundi hanggang kidney na po ang apektado nitong virus nito. Kaya nga po, doon sa aking pag-aaral, kaya sinabi ko na, minaximum ko na. So para sa ganun, ay ano ba yung gagawin pa nilang virus? Tiyak, masasanggan itong itinuturo ko sa inyo. Sana, ay naintindihan nyo na po itong paliwanag kong ito. Actually po, itong video ito, para lamang po dito sa aking mga subscriber, kasi nga po itinuturo ko sa kanya yung aking diniscuss pa dati sa kanila.
Kaya para po sa mga subscriber ko lang ito. Ngayon, kung gusto niyo naman po mag-subscribe, ay dito sa channel ko para na-update din po kayo. Nanonotify rin po kayo pag sakaling meron po ako mga bagong uploaded video dyan na tungkol dito sa ganito. Pero madalang po kasi akong gumawa ng mga ganitong video dahil more on ang pinagtutuunan ko lang po talaga rito ay para batikusin itong mga animal na mga nandyan sa gobyerno at mga politiko natin na ito na sila ang nagpapahirap dito sa ating mga kababayang mahihirap. Kaya ko lamang po isiningit itong mga pagtuturo sa inyong ganito dahil nga po ayaw ko pong mapahamak kayo, lalo na po itong mga subscriber ko. At gusto ko po mananatili tayo magsasama at hanggang sa gusto natin na magkasama-sama. Ganun po kasi ako eh. Hindi po kagaya nitong mga... Kasi ang kwan ko po rito, once na nakapag-subscribe kayo sa akin, mahal ko na kayo eh. At dahil mahal ko na kayo, nandun na yung pagdadasal ko, inilalapit ko na kayo kay Lord. Na, di ba ang sinasabi ko nga rito madalas, yung swerteng ibinibigay niya sa akin, na patuloy niya ibinibigay sa akin, sa mga subscriber ko na lang, niya ibigay ng diretso at huwag na sa akin. Ganun ko po kayo kamahal ng mga subscriber ko. Ngayon, kung gusto niyo rin pong maswertihin, pagpalain, at para natuturuan ko kayo para maiwasan ninyo ang magkaroon ng problema pagkadabating na po ang dilobyong yan na sinasabi ko, ay alam niyo na po yung gagawin ninyo. At sisiguraduhin ko naman po yan, balikan ninyo ako pag hindi nangyari yan. Sabihin nyo sa akin, sinungaling ako. Pagka dumating yung dilubyo na yun, tapos ginawa nyo itong tinuro ko, tapos tinablan pa rin kayo, sabihin nyo, sinungaling ako. Sabihin nyo, tingnan nyo, itong mga ano, nagliliparan na itong mga puting pandito sa akin. Babukod po dyan sa mga puting mga alaga ko na yan, at namamasyal-masyal lang sila. Anyway, na-distract tuloy ako. Anyway, yun po yun. Ganun ko kayo kumahal. At hindi lamang po yun, darating pa yung panahon na baka nga malamang-lamang kayong mga nag-subscribe na lang sa akin na matitira dito sa Pilipinas or dito sa buong mundo. Bakit? Even though mayroong silang bakuna, even though mayroong silang gamot, tingnan nyo naman yung COVID na yan. Hindi ka na mamamatay sa COVID pag na-contain ka naman, milyon-milyon ang ginagastos mo sa hospital, wala pang kasiguraduhan kung mabubuhay ka o hindi. Kung mabuhay ka man, doon dahil may gamot sila, hindi ka na mabubuhay doon sa milyon-milyon na ibabayad mo sa hospital. Baka doon pa lang, pag binigyan ka na ng bill ng hospital, kung magkano'ng babayaran mo, baka kahit wala ka sakit, baka mamatay ka na. Yun po ang ibig ko sabihin dito. Alam nyo naman po lahat yan. Lahat ng mga na-confine na yan, sa COVID na yan, hindi po ba 5 million, 10 million, 15 million ang ginagastos ng mga nagka-COVID na yan? Yung mga walang pambayad, tigok lahat yan. Itong napakasimple na itinuturo ko sa inyo, at sisiguraduhin ko nga sa inyo, hindi kayo tatablan. Kasi parang tubig lang kayo na binuhusan kayo ng langis. Pagka nasunod ninyo yung proseso na hindi kailanman didikit yung langis na yan sa tubig. Ganun din po yung itinuturo ko na hindi didikit yung virus na yan kung sinunod ninyo ng proper itong itinuturo ko. Kasi hindi po kailanman didikit yung virus na yan dyan sa sili na yan. Dahil nagtataglay nga po yung sili na yan ng capsaicin. Yan po ang tinataglay ng sili na yan. Kaya marami pong gamit yan. Hindi lamang po gamit yan kung halimbawa sa usawan. Kaya marami po tayo dito na mga nandito lang sa paligid natin
pwede pong gamot or pwedeng pauntra. Hindi man gamot, kasi hindi naman ako doktor. Ang sinasabi ko po sa inyo, scientist lang naman ako. At the same time, chemical engineer. So lahat po yan, chemical, alam ko. So yung scientist na yan, pinag-aralan ko rin po yan. Kaya alam ko po kung paano ko i-explain yan sa inyo. So hindi na po kailangan yan. Basta ang sinasabi ko sa inyo, sundin nyo lang itong sinasabi ko in case. Dahil random ko na po eh. Bakit ko? Bakit? Ano ba ako para maramdaman ko yon? Kasi nga po matalas po tayo. Matalas tayo mag-isip dahil Diyos sa mga nangyayari sa paligid natin. Unang-una, yung virus na yan, negosyo. Okay? Pangalawa, yun pong kagustuhan nitong isang bansa na masakop yung parte ng isang bansa, yan po ang gagawin. Oh. Napakatatalino po itong mga taong ito. At ito pong mga taong ito, wala pong mga konsensya ito. Tingnan nyo yung ginawa na yung COVID na yan. Ngayon, marami ang naniniwala na act of God or kagustuhan ng Diyos. Hindi po kagustuhan ng Diyos yan. Maniwala kayo sa akin? Hindi po. Kailanman hindi po yan ang gusto ng Diyos. Kung sa Diyos na po nagmula at gusto na niyang parusahan tayong lahat ng mga tao, dapat yan, pababahain niya ng apoy itong buong mundo. Kung yun na pong apoy ang bumabaha, or bumabaha na po ng potik or mga tubig itong buong bansa, yan po ay Diyos na po ang may gawa niyan. Yan po ang pakatandaan ninyo. So kung ito po ay mga virus, gawa po yan ng mga walang konsensyang mga tao. Gawa yan ng mga komunistang mga tao na walang ibang inisip kundi ang kamkamin, ang kayamanan ng buong mundo. Ayaw ko na po, gusto ko po rito talagang kuno eh. Gusto ko po rito nga isa-isahin dapat eh. Pero anong gagawin ko? Hindi ko po magagawa dahil unang-una, sinabi ko na po sa inyo, yung Facebook account ko, nung sinasabi ko na isa-isa, inuunti-unti ko nang sabihin, ang itong virus ng COVID na ito, kung paanong ginawa, yun po tinake down yung Facebook ko. Ngayon, ito na naman, mayroon tayong nararamdaman. Hindi ko na po i-detalye dito, basta ang sinasabi ko po rito, wala na po tayong magagawa dyan kung talagang magpapakawala sila ng mga virus na yan. Yun lamang po ang tandaan natin, kasi sila naman ang talagang nandyan sa kanila lahat ang resources, nandyan sila sa kanila lahat yung mga magagaling na scientist, mga scientist doctor pa yung mga yan. Kaya nila gumawa ng virus na ganyan na pwedeng ipakalat. Okay? So, pag magsalita ako rito, baka hindi na tayo magpangipakita. Baka i-take down din itong YouTube channel ko rito. Kaya yun lamang po itinuturo ko sa inyo. Uulitin ko lang po kung ano po yung itinuro ko doon sa mga unang subscriber ko. Yung sabi ko nga, usbong lang ng sampalok. Ngayon po, naging dalawa na po. Dahil, ramdam ko rin po ngayon na hindi lamang iisang virus ito na ang titirahin ay respiratory natin ang titirahin, kundi pati po liver natin ang titirahin ng virus na pakakawalan na ito. Kaya po, ang kontra lang po rito, yun pong kalamansi at saka sili. So, sana po naintindihan ninyo yung aking itinuro.
Kung hindi niyo po maintindihan, ano pa ba yung dapat kong sagutin doon sa mga nagtatanong? So, palagay ko naman nasagot ko na dahil yun po pala nga nagsabi rin dyan na may tanim naman daw siyang sili. Mas maganda po kung meron. Dahil nga po, halimbawa, yung tinuro ko sa kanya, sa inyo kanina, kalamansi, bibiyakin nyo sa gitna. Tapos yung limang sili na huwag nyo nang biyakin, i-steam nyo. Ngayon, kung meron po kayong tanim na sili, samahan nyo na rin po nung dahon ng sili, yung steam ninyo. Yun po yun. Para mas lalo pong maganda ang magiging bisa noon. Kaya po sinasabi ko na magtanim kayo ngayon pa lang. Madali naman po magpatubo noon eh. Sa paso lang po pwede na. So yun po sana ano pa ba yung nasa ibang bansa natin mga subscriber ng mga tanong. So nasagot ko naman po yun. Yung pong sinasabi yung dayap, kung po pwede rin po yun. Opo, dayap po pwede rin po yun. So kung wala po kung kalamansi kayo makita dyan sa abroad, so kahit po dayap. Ngayon ay huwag ko na pong hahaluan itong video ito ng kung ano pang mga isyo. Maaring bukas mga kalawa po ay ibang isyo naman tayo. At sabi ko nga po madalang po ako magkuhan ito. Bagamat hindi ko po sala dapat talakayin ito. Pero dahil na nasabi ko na po yan sa inyo, na ituturo ko sa inyo, kaya po ito itinuro ko lang sa inyo in case na dumating na po yan dilob yung sinasabi ko. At kaya nga po yung sabi ko nga po ang title dyan ng ating video ito ay para lamang po sa mga subscriber ko. Kaya nga po sabi ko hindi ko po nasa sa inyo na po yan kung inyong sundin. Wala pong problema kahit subscriber ko po kayo at ayaw nyo sundin at hindi kayo naniniwala. Halimbawa, dahil ang pinapaniwalaan nyo, doktor, nasa sa inyo pong paniniwala yon. Pero ang sinasabi ko po rito ay gawa ng tao, gawa din ng tao yung pangontra ng mga ganyang virus na yan. So, doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, para po swertihin din po kayo at pagpalain ay subscribe na po kayo at para manotify din po kayo kung mayroon pa po akong ipapaliwanag tungkol dito sa virus na ito. Pero maaring wala naman akong naisip pang iba na magiging delikado, kaya pangsamantala ay ito lang po ang maituturo ko sa inyo. Yun lamang po ang susundin nyo kung sakasakalit dumating na po yung virus na yan. Maraming salamat po muli dito sa aking mga subscribers at doon din po sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po at pagpalain po kayo. Swertihin sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat po. I love you all.